Guys, may napanood akong video. Meron daw isang baguhan na OFW. 2 weeks pa lang daw siya dito sa Remotong. Pero hindi niya kinaya yung stress sa mga amo niya. Nagpasa na siya ng 1 month notice kasi gusto niya na umuwi ng Pilipinas. Alam niyo guys, ano siya, ex-abroad din siya sa ano, sa Middle East. 6 years siya sa amo niya, pero kinaya niya yung trabaho kahit na malaki daw yung bahay ng mga amo niya, kinaya niya. Pero dito sa Hong Kong, hindi niya kinaya. 2 linggo pa lang siya dito. Ayun, magpapasa na siya ng 1 month notice kasi gusto niya nang umuwi sa Pilipinas dahil hindi niya kinaya yung stress. Alam niyo guys, dito kasi sa Hong Kong, maliliit lang ang bahay dito, pero non-stop ang trabaho. No? Sa ano, sa Middle East, yes, malalaki ang bahay doon, pero may pahinga ka. May pahinga ka. Nakakatulog ka sa tanghali. Yun talaga ang pagkakaiba. Sa Middle East, ano, nakakatakot. Siyempre, hindi mo sigurado yung mapupuntahan mo kamo is mabait o hindi. Diba? Dito naman sa Hong Kong, malaki ang sweldo. Pero patay-patay ka naman sa trabaho. Non-stop working. No? Wala kang pahinga. Diba? Ganun. Kahit malilit ang bahay, wala kang pahinga. Tapos lahat ng pasilidad ng bahay, may mga mata. Oh, diba? Pero wala na tayong pakialam doon. Gusto nila yun eh. Ang pinagkaiba lang talaga is malaki ang sweldo dito. Sa Middle East, mababa. Pero may pahinga ka. Although malaki ang bahay ng mga Arabo, pero may pahinga ka doon. Dito kasi sa Hong Kong, wala ka talaga pahinga dito. Naku. Swerte mo na kung mapunta ka sa mga amo na ano, makakapagpahinga ka sa hapon kahit malang isang oras, di ba? Pero wala. Kaya hindi niya kinaya yung stress ng amo niya. Uuwi siya ng Pilipinas, magpapasa siya ng 1 month notice. So, hindi ganoon kadali. Sobrang hirap dito. Kahit saan ka naman pumunta, sobrang hirap talaga. So, kailangan mong makisama. Kailangan mong pagbutihan ang trabaho mo. Ganun. Para hindi ka ma-stress. Nakaka-stress talaga kung marami ka lang pera. Bakit gusto mo pa magtrabaho dito abroad? E di magnegosyo ka na lang sa Pilipinas, diba? Para hindi ka ma-stress. Eh, mahirap pagka yung mapuntahan mong amo is balasobas. Yung walang konsentrasyon, walang pakialam, yung ganun. Bahala kayo kung mahirapan kayo, bahala kayo kung mapagod kayo, di ba? Wala silang pakialam. So, kailangan talaga natin yung mahabaan yung pasensya, di ba? Kasi kung wala ka naman noon, talaga hindi ka magtatagal sa trabaho ko mo, di ba? Hindi pwedeng yung amo mo sa ibang sa meeting is paparehas mo sa amo mo dito sa Hong Kong. Mali po. Magkaiba. So, yan lang. Kung gusto nyo talagang magtrabaho, pagsikapan nyo. Diba? Pagtiisan nyo. Dapat mahabang pasensya. Ganun dapat. Hindi yung susuko ka. Ang laki ng ginastos mo sa Pilipinas. Nagkabaon-baon ka pa sa utang, sa mga lending, ganyan. Alam niyo naman kung magkano ang placement fee sa Hong Kong. Hindi lang 10,000, hindi 20,000. Talagang malaki ang gagastusin mo kapag pumunta dito sa Hong Kong. Tapos sa loob lang ng 2 linggo, uuwi ka na ng Pilipinas dahil hindi mo kinaya yung stress ng amo mo. Pag-isipang mabuti. Huwag padalos-dalos sa mga desisyon na pagdating dito eh masarap ang buhay. Hindi po. Yes, maganda pakinggan dahil Hong Kong, 'di ba? Pero hindi po kasi dito kasi Hong Kong. Diyan mo malalaman kung ano ba talaga ang trabaho mo sa Hong Kong, 'di ba? Kung kaya mo bang pasanin yung mga stress sa amo, 'di ba? Magandang ganun.
Kaya pag-isipang mabuti bago mag-abroad. Dahil ang sayang yung ginagastos ninyo papunta dito abroad. Wag ano, wag wag yung pagdating dito o sa ibang bansa, ayoko na, uwi na ako kasi hindi mo na kaya. Sayang yung ginastos mo. Sana yung ginastos mo, hindi pinungunan mo na lang. So yun lang guys, mag-isip lang na mag-isip bago gumawa ng isang bagay na pagsisihan sa huli. Okay, yun lang. Thank you. Bye-bye.